Hi everyone! So for today's vlog, meron kaming gagawin. Ang gagawin natin? So meron kaming gagawin and what we're gonna do is unboxing! We're going to unbox this GMA Afford the Box. Yan! So, ngayon ito yung trending. Yan, ito yung trending ngayon. So, syempre hindi kami magpapahuli kung ano yung uso, kailangan tayong sumunod. And proud to say na kapuso, makulay ang buhay. So, ito nga bumili kami, no? For 888 pesos. Meron ka ng digital box. Mamaya, compare natin yung linaw ng ano, ng ABS-CBN TV box versus sa GMA Afford the Box. Meron ba tayong TV Plus? Hindi, nakabit. Wala ba? Hindi, oh. Ah, sige. Antena lang gamit namin. Okay guys, i-compare natin yung kung gaano kalinaw itong GMA Afford the Box versus sa ano, sa ordinary antenna. Kasi kami nga naka-antenna na. Yes. Titingnan natin yung quality nito kung gano'ng kalinaw. Okay. So, excited na akong buksan to. Kasi, meron siyang multimedia player, personal video recorder, at kung ano-ano pa. So, let's see. Hi, excited. Ano ba nasa loob ng box? Baka meron laptop. Hey, ito naman. Hey, so guys, ito na. Isa-isahin natin kung ano yung mato. Tingnan natin. So sa loob ng box, number one natin hanapin yung manual. O, di ba? May warranty card. Yan, may warranty card tayo. And of course, a manual. Manual, user manual. Tapos, installation guide. Kung paano ikabit. Ooh. Tapos, RCA cable. Meron ding. RCA cable natin, meron tayong red, white, and yellow. Tapos, meron ding battery. AAA battery. Yay! AAA battery! And yung remote. Ayan. So, syempre, malamang, ito yan. So, ito na yung Afford the Box. Okay. And yung antenna. Antenna, guys. Pinaka-favorite ko, bubble wrap. So, yung mga ano dyan. Wala yung magawa. So, binabrowse ko na yung manual. Then, Afford the Box, yun nga. Letter A is Afford the Box. Letter B, RCA cable. Ano yun? Ito yung sinabi nga niya kanina. Antenna, remote control, itong user manual, warranty card, installation guide, tapos yung battery na kasama. Right. So, start na natin. Buuin na natin. Sa harapan niya, meron tayong makikita ang ano. Power. Power on. Tsaka channel. Yan, minus and plus. Parang up and down channel. Tapos, meron tayong USB. USB port sa unahan. At sa likod, meron tayong makikita ang mga coaxial. Yan, antenna. Yan, antenna. Saksakan ng antenna. Coaxial port. Yan. Ito, HDMI. Oh, pwede. For, ano, mas malinaw na, no? At meron tayong mga RCA. Tawag niya RCA port. For audio and video. Yan.
And syempre yung saksakan. So ito, ano, base ng antena. Tsaka yung pinaka-antena niya. So meron siyang ano. Kasama ko yung sabay. Hello? Halikot na natin. Ito, ano, coaxial. Dito daw sa antenna in. So sa manual, yan. Check sa manual. Nakatingin sa... Antena in. So excited! So yan natin. Ikabit na natin at power up na natin. Yes! So guys, ito na yung afford the box. Okay. Naka-power on na siya. And then, sa likod, since yung TV natin ay merong HDMI. So, ang ginamit ko na lang is yung HDMI port. Okay, dito sa likod. Para mas malinaw. Ngayon, kung wala kayong HDMI sa TV nyo, pwede nyo gamitin tong RCA. No, sundan nyo lang yung kulay nyan, tsaka sa likod din ng TV. Sundan nyo rin yung kulay. Hindi kayo malilito kasi ano, color, may color coding siya. So ngayon, pa-power on na natin yung TV. Diba? Baka naman. So ito yung galing antena. So, tawag doon yung traditional antena pa lang na walang, wala pa yung afford the box. Okay, so medyo may, ano siya, mayroong konting ulan. No, medyo maulan yung screen. Ngayon, select natin sa HDMI 2. Kasi sa 2 nakaset yun. Port number 2. Okay. Tingnan natin. Okay, ito na. Installation guide. Hanapin natin kung saan tayong municipality. So, gamit lang yung remote nyo. Left and right lang. So, municipality natin is Valenzuela. Yan. And then, confirm. Press OK. Press natin si... sa remote. Okay. Okay. Next. So, nagsasearch pa siya. Yan. Hintayin lang nating matapos. Sabi dito sa manual, hintayin lang nating matapos ang searching. Yan. So, sabi dito sa manual, bold lang natin gagalawin hanggat hindi tapos yung searching. So, kailangan nantayin muna nating matapos saka natin pipindutin yung okay, ayan na. So, saka natin pipiliin yung mga channels na gusto na nating panoorin. Okay guys, yan na. No? Yan. Yan, nagkasaksakan pa sa SPG. Wait lang. So, pansin natin guys, no? Medyo malinaw siya. Mas malinaw. Mas malinaw. Wala na yung ulan-ulan. No, sa mga TV. Okay, mas luminaw siya kasi tayo ay naka-HDMI port. Ayun ang ginamit natin. Subukan natin yung RCA. Mm-hmm. Kung ano, naman ano yung diferensya ng HDMI at RCA. Sige. Sige, lipat natin. Ayan, so, RCA cable, kung dilaw yung hawak nyo, so sa dilaw nyo papasok. Okay. Red sa red. White sa white. So, di lang mabuti. Okay. Ayan, okay guys. For the sake of this video, so, pagkukumpare natin kung ano yung difference ng HDMI sa RCA connection. Okay? So, ito yung HDMI natin. And ito yung mga RCA connection natin. So, pagkukumpare natin yung linaw nila sa dalawa. So, silipin natin. Ito na. Let's go. Okay, so, right now, tayo ay nakakonect ngayon sa direct antenna. Okay? Direct antenna siya. So, medyo may ulan-ulan. No? Pansin yung mga tuldok-tuldok.
na mabibilis. Yan. So medyo ano siya, mag-grainy. Maraming grain, maraming mabuhangin yung screen. Okay? So ngayon punta tayo sa RCA muna. Punta tayo sa AV. Yan. So sa AV, malinaw. No? Malinaw yung GMA Affordabox AV. Ngayon, dun tayo sa HDMI. Lipat tayo ng HDMI 2. Tingnan natin. No? Parang same quality. Tingnan nyo guys, same quality, no? Parehong malinaw. Yes, parehong malinaw yung RCA tsaka yung HDMI. Tsaka mas vibrant, diba? Yung color. Oh, mas vibrant yung kulay, tapos mas sharp yung picture, yung video. Okay? Okay, pakibalik sa ano, sa AV, audio video. Yan. Kung mapansin nyo guys, no, parang ano, walang pinagkaiba. Sabihin, same linaw, pero although si HDMI talaga is medyo malinaw talaga ng bahagya kaysa sa AV, no, audio video. Para sa amin, no, for me, siguro ginawa ni ano ni GMA Affordabox na medyo parehas yung quality ng RCA natin tsaka HDMI. Hindi na mahirapan yung ibang mga bibili kung wala silang HDMI. At least yung RCA high quality na din. Tama. So balik natin sa ano ulit. HDMI 2. Tadam. Okay, so para silang malinaw, guys. So maganda. So kung yung TV natin wala pang HDMI port, so magagamit natin yung RCA na malinaw din yung kalalabasan. Yes. So very ano, makamasa. Tama. So hindi siya ano, hindi siya favored sa HDMI lang kundi sa lahat. Lahat ng appliances. Right. Check natin ibang channel, guys. Lipat natin sa ibang channel. Ano to? GNTV, ano yan? Good News TV. Okay, check natin. Heart of Asia. Yan, kung gusto yung mga Korean. Korean novela, yan. Heart of Asia. GMA 1 SEG. Medyo malabo. UNTV, okay. Meron, malinaw. Truth Channel. Ano kaya yung ano yan? Hanggang ilang kaya yan? May cartoons kaya? Channel 5 oh. Yung ano, TV 5 ata. Yan. Wow, mali pa rin. Wow, mali pa rin. One Sports. Yan. So parang may cable TV na tayo. Yes. 1PH test. So far yan pa lang. Baka magdating ng mga susunod, madagdagan din. Okay guys, so lagyan natin ng ano, USB. Yan. Try natin yung recording niya. Okay. Okay guys, naglagay kami ng USB para ma-record yung mga videos na gusto natin panoorin. Okay, so try natin. Nakasasak na yung USB, so gawin natin, press natin yung record. Okay. Record. So, mapansin nyo kapag nag-record na siya is ito. Blinking. Meron siyang yellow indicator na nag-record na yung pinapanood nyo. Okay. So, stop na natin. So, press natin yung stop para mag-stop yung recording. Okay. Press, stop. Okay. Do you want to stop? So, click lang yung okay. Ito, okay. Yan. Ngayon, naka-record na siya. Try natin i-replay or i-view. So, sa remote natin, USB. Okay. USB.
Okay. Yun. Okay, so we are entering multimedia section. Okay, meron tayong music, photo, movie, PVR. Sige. So kung yung USB nyo ay merong music, so pwede nyo mag-i-play. Kung may photo naman, pwede nyo i-view. Kung may movie, pwede din. So check natin tong PVR. Kung ano naman. Oh, ayun na oh. Ayan. So yung USB merong ibang kasamang file. So nabasa niya. Okay. So punta tayo sa GMA Afford-a-Box files. Okay. So eto na yan. So click OK. Initialize and full screen. Full screen by pressing ito, yung pula. Red. Yan. O, diba? Yun! Alright! So, napapanood na natin yung nirecord natin. Okay? So, guys, nakamute lang para hindi masama yung ingay. Okay? Baka makapiret tayo. Alright. Full screen ulit. So yeah, napakaganda. Huh? Pwede nyo ring i-delete kung ayaw nyo na. Okay. So, ang pipindutin naman natin is yung yellow. So, then, maganda kasi hindi tayo malilito. Kung gusto nating i-rename yung nirecord natin, we can rename it by pressing green button. Ayan. Alright. O, diba? Easy to use. So, only on GMA Afford-a-Box. Alright. Wala sa iba niyan. So, guys, ayan, nakita naman natin kung ano yung mga features ng GMA Afford-a-Box. And, masasabi lang namin, overall, maganda siya. So, nakita namin kung ano, yung kaibahan kapag merong GMA Afford-a-Box. And, thank you po sa pagpapanood sa aming vlog at click subscribe and turn on post notification and comment down below and like this video and share. So, dun sa mga nag-iisip, nagbabalak, di ba, na bumili ng GMA Afford-a-Box, gusto namin sabihin sa inyo na hindi kayo magsisisi. Kasi yes, maganda talaga. Bye, guys! Bye.